For you to understand more about the parts of the typhoon, so this is a picture of a typhoon kuha via satellite. Okay? So, kung makikita nyo, yung pinaka-dot sa gitna, yun yung tinatawag natin na eye o mata ng bagyo. Kung makikita nyo, di ba, napaka clear lang siya, wala siyang kaulapan sa itaas. Ibig sabihin, very calm yung sa gitna na yan. But before mo yun may experience, kailangan mo muna pagdaanan yung tatlong disastrous part of the typhoon, which is the outer, the inner, and then the eye wall. And then pagkatapos may experience mo na yung pinakakalmadong part ni typhoon, which is the eye. Pagkatapos may experience si eye, may experience muli, okay, si eye wall. After the eye wall, the inner wall, the inner rain band, and then the outer rain band. And then bago mo makuha yung fair weather na. So for you to understand it more, this is more closer look. So yung within the red line circle, okay, yan yung tinatawag natin na eye. In between the red line and blue line circle, yan yung tinatawag natin na eye wall. At yan yung pinakamapapinsala sa lahat. Walang masyadong tubig yan. Walang masyadong tubig ulan. Subalit, iyon ay nagdadala ng pinakamapapinsalang hangin. Okay? Habang yung between the blue line circle and the orange line circle, yun tinatawag natin na inner rain bands. Na kung saan meron daladalang malalakas na ulan at malakas na hangin. Pero yung hangin niya hindi kasing lakas ng eye wall. Pero mapaminsala yan dahil meron yung dalang malakas na ulan. Yan yung may pinakamalakas na ulan na dala naman ng bagyo. Yung mga nasa inner rain bands. Habang yung nasa outer rain bands, this is the in between the orange line and the yellow line circle. Okay? Yan naman yung tinatawag natin na outer rain bands. Na kung saan meron dala-dalang pagulan at panakanakang mga malalakas na hangin. Pero hindi nga lang kasing lakas ng inner rain bands. So ano ba ang itsura ng isang bagyo? Kung mapapansin niyo kung hati niyan sa gitna, for you to able to visualize it, yan yung gitna. That is the eye. Kung mapapansin niyo yung eye, okay, very calm lang yan sa gitna. Okay? So before mo yan may experience, kailangan dumaan ka muna rito sa may outer, inner rain bands, and then sa wall. Okay, eye wall, bago mo ma-experience si eye. Then after mo kay eye, dadaan uli ka kay eye wall, kay inner rain band, and then kay outer rain bands. Then, napagdaanan mo na ang buong parts na ng bagyo. Okay, na-experience na natin yan dito sa Pampanga, especially nung bagyong Pedring, okay, which is yung katabi ni yung next typhoon after ni bagyong Ondoy, that is Pedring. Ito yung pinaka talagang nanirad sa bayan ng Pampanga. And also si bagyong Rusing, okay, it was a long year ago. Maraming taon na nakakaraan nung may dumaan na talagang sentro na super typhoon dito sa Pilipinas na kung saan yung mata niya is dumaan sa Pampanga. Okay? So, aside from typhoon, meron din tayong thunderstorm. Ang thunderstorm, ito yung mga malalakas na ulan na may kasamang paghulog at paggidlat. Okay? Yun nga lang, wala siyang circular motion na nagdadala ng malalakas na hangin na talagang naninira ng kabahayan. Okay? Hindi katulad talaga ni typhoon na talaga meron siyang spiral winds na talagang it takes a lot of times, very destructive. Okay, si thunderstorm, meron din siyang hangin, meron ba nga panakanakang hangin lang siya na malalakas. Okay, pero hindi siya ganun ka-destructive kumpara kay typhoon. Okay, so a type of storm frustrated by the occurrence of lightnings and acoustic effect of the Earth atmosphere. So it's a sign of impending thunderstorm includes towering cumulus clouds. Ito yung mga makakapal na ulap na pagkataas-taas. Tapos shadow of darkness, kapag nakikita kayo ng mga malalaki, makakapal at matataas na ulap, tapos very dark siya because of the shadow na, okay, it's shadowed, sa sobrang bigat din niya. Okay, that is another sign of impending thunderstorm. Sparks of lightning, ito yung mga kidlat, okay? And then gusty winds, may mga panakanakang malalakas na ulan. Roar of thunder, pag sinating roar of thunder, ito yung mga kulog. Okay, and static of your communication gadget. When you say static, ito yung mga nag-i-spark. Okay, for example, bigla na lang tayo nagkakaroon ng short circuit sa bahay o yung TV ninyo, bigla na lang nagkakaroon ng static effect.
or your cell phone, kasi ibig sabihin, because of this thunderstorm. Okay? So that is a thunderstorm. Ito yung mga pagulan na merong kasama mga pagulog at pagidlat. Pero wala naman siyang daladalang malalakas na hangin. Meron man, pero mga gusty winds lang. Okay? Next is the flood. Yung flood naman, ito yung tinatawag natin na pagbaha. Flood is an overflowing of water from a stream and some other bodies of water, an accumulation of rainwater in low-lying areas. Ito yung nagkukause because of the accumulation or pag-apaw ng tubig because of the too much rain na natatanggap natin. It is a perennial problem of the Filipino due to a natural causes like frequent monsoon rain, cyclones, and thunderstorm, ITZ, etc. So itong flood, very common ito sa Pilipinas is because lagi tayo nakakaranas ng ulan, lalo na during monsoon rains. Okay, o tapos meron pang mga bagyo. Okay, which generates large amount of precipitation, pouring of heavy, clogged sewage, causing unnecessary water supplies and man-made causes. So yung pagbaha, hindi lang because it's a natural phenomenon. Okay, ang nagiging cause nito, but also because of man-made. Maraming dahilan kung bakit. Alam nyo ba ang Baguio, it is located sa mga matataas na lugar. Diba? Ang Baguio City ay nakalocate yan sa mga bulubundukan pero binabaha na rin. Bakit? Because of man-made fault. Okay? It is caused because yung mga drainage nila, nababara ng basura, kaya hindi agad nadidrain pababa yung tubig. Okay? Na tubig ulan na bumabaksak sa Baguio. And that's the reason why bakit nagkakaroon ng pagbaha ngayon sa Baguio. Because of the man-made fault. Okay? Tulad na ng mga infrastructure, coastal development also. Okay? Haphazard dumping of garbage. Ito yung mga maling pagdadump ng mga basurahan nga. Okay? Informal settlers also. Lalo yung mga nakatira sa tabing sa mga estero. Okay? Imbis na dire-diretso ang pagtapo o dire-diretso ang flow ng tubig because of informal settlers, nababara because ginagawang tayuan ng bahay. Tapos doon na rin yung kanilang basurahan at banyo. Kaya nga lalong bumabara yung ating mga sewage system. Okay, deforestation, paninira ng mga puno. Okay, at pagkakabon ng ating mga kagubatan. Deforestation and failure of levees and dams. So ito naman yung failure. Ito yung hindi na kayang i-handle na ng dam yung too much water. Kaya nga kailangan na nila itong i-open. Okay? So these things are the man-made cause of flood.